Habang nag-uusap silang tatlo, inilahad ni Manoy Naldo ang tungkol sa mga tinig na nag-uutos sa kanyang gawin ang isang bagay. Ayon sa kanya, magmula noong pinanghawakan niya ang krus na yon, tila bang mas lalong nagkaroon ng sariling kamalayan ang kanyang gabay. Naniniwala rin siya, yun ang nagsasalita noong mga panahong kaharap niya ang isang tagnatis. Dagdag pa niya na, sa kanilang pagharap ng nilalang na yon, meron siyang nakitang pangitain ukol sa isang ritual na ginagawa ng mga kauri nito. Maaring kaya ilang dekada na nila yung hindi nasisilayan dahil sa meron yung bagay na pinaghahandaan. Ipinagtapat din ni Manoy Naldo sa dalawa niyang kasama ang tungkol sa isang lugar na kanyang nakita. Ayon sa kanya, na sa lugar na yon, may mga tagnatis na naghahalo ng likidong apoy. Hindi niya mawari kung ano ang pinaghahandaan ng mga ito, pero sa pinakagitnang bahagi ng apoy, nakausli ang isang rebulto na parabang gawa sa bakal o bato. Imbis na matunaw ito, parang nahuhulma pa yon sa isang kaanyuan na siya namang nagbibigay ng matinding palaisipan sa kanyang sarili. Pagkarinig naman ni Ugdaw sa sinabi nito, agad naman yung nagtanong sa kanya ng, "Alam mo ba kung saan ang lugar na yon? Malapit lang ba rito? Kung malapit lang, bakit hindi natin puntahan?" Nang marinig naman yon ni Manoy Naldo, agad naman niyang pinagmasda ng buong paligid kung saan doon niya nakita ang isang matarik na bundok di kalayuan sa bayan. Bagaman hindi siya sigurado sa kanyang itinuturo, malakas ang kanyang kutob na yun nga ang bundok na kanilang hinahanap. Habang pinagmamasda naman yon nila Marman, meron din silang napansing kakaiba sa lugar na yon. Yung tipong kakaiba talaga ang kanilang pakiramdam habang pinagmamasda nila ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, agad naman nilang nilapitan ang kanilang mga kababaryo para umpisahan ang paglalakbay patungo sa bundok. Kahit marami sila noong pagsasaalang-alang, pinilit pa rin nilang ituloy ang kanilang misyon alang-alang sa mga kasama nilang naghihintay ng ulat na kanilang madadala. Sa pagbagtas nila ng daan, naging maayos naman ang lahat. Yung patag na lugar na kanilang dinaanan, wala naman sila roong napapansing kakaiba maliban sa mga engkantong naninirahan sa lugar. Lubos na rin noong nagtataka sila Manoy Naldo sa kadahilan ng wala na silang nararamdamang tagapagmasid ng mga tagnatis. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, agad naman silang naghanap ng kanilang mapagpapahingahan gawa ng hindi rin biro ang layo ng bundok na kanilang pupuntahan. Upang hindi gaanong mahirapan ang mga kabayo nilang dala, mayat maya ang kanilang pagpapahinga para painumin at pakainin ang mga ito. Dalawang araw pa noon ang lumipas, nagpatuloy pa rin ang kanilang paglalakbay, pero sa mga sandaling yon, tanaw na nila ang pupuntahan nilang bundok. Bagaman malayo pa sila sa mismong bundok na yon, hindi nila maipagkakaila ang presensyang naroroon, indikasyon na maaaring pugad nga ito ng mga tagnatis. Nang marating na nila ang isang burol na naroon sa mismong harapan nito, bahagya naman silang natigilan matapos nilang makasilay ng iilang grupo ng mga kalalakihan na naglilibot sa lugar. Sa estado ng mga kalalakihang yon, meron talagang kakaiba sa wangis ng mga katawan nito. Bukod sa butot balat nitong katawan, meron din yung katangkaran na halos hanggang braso lang ang taas ng isang pangkaraniwang tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, nasipat nila ang isang grupo ng mga matatandang babae na nangongolekta ng mga insekto. Panay din ang pag-uusal ng mga ito habang meron itong mga itinatanim na kakaibang bagay papaikot ng bundok. Kahit hindi nila mawari kung ano ang bagay na yon, malakas ang kanilang kutob, isa yung pamamaraan ng mga tagnatis
para magawa nilang matunugan ang mga nilalang na hindi naman kasapi ng kanilang samahan. Matapos naman nila itong mapag-alaman, napangisi lang naman si Ugdaw habang nagwiwika sa kanila nang, "Ako na ang bahala sa harang na yan. Sabihin nyo lang kung papasok na tayo para makapaghanda ako." Nang marinig naman nila Manoy Naldo ang sinabi nito, tumangulang naman sila habang patuloy na pinag-aaralan ang bawat kilos ng mga nilalang na naroon. Maya-maya pa, nang makakita na sila ng butas sa pagbabantay ng mga ito, agad naman nilang inabisuhan si Ugdaw na maghanda na. Walang sabi-sabi, taimtim naman yung umihip ng dasal sa buong paligid at kasabay nito ang unti-unting pagsilitawan ng mga engkantong naninirahan sa burol. Nang masipat naman ito ni Ugdaw, agad naman niya yung inutusan na kumapit sa kanika nilang mga katawan upang magaya nila ang kulay ng hangin. Sa isang iglap, doon nila napansin ang mabilis na paglaho ng bawat parte ng mga katawan nila. Matapos ang mga pangyayaring yon, dahan-dahan naman silang naglakad papalapit ng bundok na tanging ang maliit na presensya lamang nilang nakakalat sa paligid ang magagawang maamoy ng mga nilalang. Dahil dito, kampante naman silang dumaan sa harapan mismo ng mga aswang na walang kahit na anong nararamdamang kaba. Sa pagtagos nila sa unang hanay ng mga ito, mabilis naman nilang tinahak ang paana ng bundok na merong napakaraming insekto na nagsisilbing tagapagmasid ng mga tagnatis. Pagsilay naman doon ni Ugdaw, napangisi lang naman yon habang inilalahad sa kanila na wala nang kakayahan ng ganoong mga nilalang na makita pa sila. Pagmamayabang pa nito na, ang sabulag na kanyang inilapat sa kanilang mga katawan ay ang pinakamalalim na aral sa lahat ng sabulag. Hindi kasi presensya ang naikukubli nito, bagkus ay ang buong wangis din ng isang tao na halos dumating na sa puntong maging ang sariling mga mata nito, bigong masilayan ang sarili niya mismo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, hindi naman nila maiwasang tingnan ang mga kabayo nilang naiwan sa isang burol, kasama ang mga engkantong pinaiwan doon ni Ugdaw. Kampante naman silang walang mangyayaring masama sa kanilang mga sinasakyan, lalo pat hindi rin basta-bastang mga engkanto ang nagbabantay sa mga ito. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na nga nila nasilayan ang isang mataas na bakod na nakita nila sa parte ng bundok na merong masusukal na kakahuyan. Habang pinagmamasda nila ang mga bagay na yon, hindi naman nila maiwasang magulat gawa ng noong nasa harapan nila ito, wala naman silang nakitang ganoong uri ng bagay. Paglalarawan ni Manoy Naldo sa bakod na yon, gawa ito sa bakal na halos triple ang taas sa isang pangkaraniwang tao. Wala rin yung kahit maliit na siwang at sa itaas nito, merong estatwa na kahawig ng isang demonyo. Ayon sa kanya, kahit hindi gumagalaw ang estatwang yon, malakas ang kanyang kutob na yon ay buhay pa. Dagdag pa ni Manoy Naldo na, pansin na pansin din nila ang tumitibok nitong dibdib. Upang hindi sila matunugan ang mga nilalang na yon, minabuti nilang huwag hawakan ang bakod na humarang sa kanilang dinaraanan. Ang ginawa nila, maghanap ng maliit na butas nito para magawa nilang makita ang kabila nitong bahagi. Nang mapagkasunduan naman nila ang bagay na yon, tahimik naman silang naghanap ng butas sa bakod na nakaharang. Hindi naglaon, matapos nilang mabaybay ang likurang bahagi ng bundok, doon nila nasilayan ang isang napakalaking pinto na gawa sa purong bakal na merong malangipin ng dyablo sa pinakagitna nito na siya namang nagsisilbing trangka. Ayon kay Manoy Naldo, kaya niya nasabing purong bakal ang pinto na yon dahil sa kulay nitong parang pinaghalong kayumanggi at pula. Bawat segundo rin, bumubukas ang maliit nitong mga bintana
kung saan purong mga paniki lamang ang nakakaraan sa lugar. Kapag nakakalabas na rin ang mga nilalang na yan, dumadapo ito sa mga patay na puno na naroon sa harapan ng entradang pinto nito. Makalipas pa ang ilang oras nilang pagmamasid, unti-unti na nga nilang napapansin ang pagdilim ng buong paligid. Pagsipat naman nilang wala ng araw sa kalangitan, doon nila naramdaman ang pagtahimik sa kabilang parte ng bakod. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila roon ng malalakas na pag-atungal at kasabay nito ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Dahil dito, doon bumungad sa kanila ang mga kapreng naglalakad na merong mga kangga sa may bandang ulo ng mga ito kung saan nakasakay ang isang aswang na merong hawak-hawak na lubid na nakakonekta sa leeg ng mga nilalang. Pagsilay naman nila sa pinakagitnang parte ng lugar, doon nila nakita ang limang tagnatis na nakatayo, nakasuot ng mga magagarang kasuotan. Bawat isa rin sa mga ito, nagtatanga ng baliktad na krus na nakalagay sa kanika nilang mga armas, kagaya ng latigo at mga pamalong gawa sa kulay itim na patpat na merong iba't ibang uri ng abubot. Matapos naman nila itong masilayan, doon nila naunawaan na ang mga tagnatis ay merong isang abilidad at kapangyarihan. Naniniwala si Manoy Naldo na kagaya ng tagnatis na kanyang napaslang, meron din yung mga alagang diablo. Sa isip-isip nila, masyadong mapanganib ang mga nilalang na yon kapag nagsama-sama, gawa nang wala naman silang kaide-ideya ukol sa mga nilalang na kaya nitong tawagin. Kahit nga mga kabalyero sila, hindi pa rin nila maiwasang mabahala sa kadahilanang sa bilang man at sa kakayahan, aminado silang kapos sila sa puwersa. Ayaw naman nilang dumepende sa tangang krus noon ni Manoy Naldo, gawa ng alam nilang meron din yung kahinaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kitang-kita nila kung papaano utusan ng mga tagnatis ang mga kapreng naglalakad. Habang lumalabas yon sa dambuhalang pinto, rinig na rinig nila kung papaano yon abisuhan ng mga nilalang ukol sa kinakailangan itong gawin noong mismong gabi. Pagkasambit naman ng mga tagnatis ng tungkol sa bagay na yon, mula sa kawalan, lumabas ang hindi mabilang na mga baging na mabilis na pumulupot sa leeg ng mga kapre. Paghigpit ng mga ito, agad namang lumundag ang mga nakasakay doong aswang na parabang tapos na ang kanilang trabaho. Sa isang iglap, dahan-dahan nang bumagsak ang mga kapreng yon habang patuloy yung umaatungal. Unti-unti na rin nagkakaroon ng makapal na usok ang mga ito sa leeg na siyang naging sanhi para malapnos ang kanilang mga balat. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang ang nagawa ang mga nilalang kundi maghintay ng kanika nilang mga kamatayan. Sa pagkakatanda noon ni Manoy Naldo, nasa humigit 10 kapre ang napaslang noong mismong gabi. Pagsilay naman ng mga tagnatis na patay na ang mga ito, agad naman itong inutusan ang mga baging na bumalik na sa kanilang mga pinanggalingan. Matapos ang mga pangyayaring yon, nasipat nila ang isang matandang tagnatis na bigla na lamang naglakad patungo sa entradang pinto habang nagwiwika yun doon ang "Umusad na kayo. Dalhin niyo ang mga paniking yan para marami kayong madadalang pagkain. Paslangin niyo rin ang kahit na sino na humarang sa inyong daraanan." Pagsambit nito ng mga katagang yon, doon na silayan nila Manoy Naldo ang napakaraming mga aswang na bigla na lamang nagsiliparan sa lahat ng direksyon. Sa pagkawala ng mga ito, agad namang nagsarado ang pinto at kasabay nito ang paglakad ng mga estatwa sa itaas na bahagi ng bakod. Dahil sa pangyayaring yon, wala na nga silang nagawa kundi ang bumalik sa kanilang kuta para ibalita sa kanilang mga kasama ang tungkol sa mga nangyari. Para sa kanila,
Hindi naman masama ang umatras sa mga ganoong sitwasyon sa kadahilan ng alam naman nila na kulang sila sa puwersa. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang lugar. Halos marami rin silang pinagdaanan noon, kagaya ng pagpapalaya nila sa mga dinadaanan nilang mga baryo mula sa mga kamay ng mga aswang at iba pang uri ng mga nilalang. Nang marating na nila ang lugar malapit sa Trento, agad naman nilang hinanap ang bundok na kanilang pinagkukutaan. Pagdating nila sa loob nito, doon nila nasilayan sila Estercacio na nasa kasagsaga ng pagsasanay. Nang masipat naman ng mga ito ang kanilang pagdating, bahagya naman itong itinigil ang kanilang mga ginagawa para makinig sa kanilang mga ibabalita. Magandang umaga, tiyo. Pasensya na kayo't medyo natagal lang kami. Siya nga pala, alam na namin kung saan namumugad ang mga tagnatis. Bungad na wika ni Manoy Naldo sa tiyuhin niya. Pagkalahad naman niya rito, agad naman niyang ipinagtapat ang kanilang mga nalalaman ukol sa mga bagay na kanilang nasilayan sa lugar na yon. Ayon sa kanya, magmula noong napaanib siya sa kabalyero, yon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng mga nilalang na parang kaantas ng kanilang grupo. Dagdag pa niya na, kahit sinasabi nilang mahihina ang mga tagnatis, hindi siya roon kumbinsido. Ang kanyang pinaniniwalaan ay yung mga bagay na nakikita niya. Matapos naman itong marinig ng tiyuhin niya, napabuntong hininga na lamang ito habang sumasagot sa kanya ng, "Ganun ba? Sige, uusad tayo patungo sa kanilang pugad pagkaraan ng ikatlong araw. Ihanda niyo ang mga sarili ninyo. Ito na ang maghuhudyat ng una at huling pakikipaglaban natin sa kanilang uri." Matapos naman itong mailahad ang bagay na yon, agad naman yung tumalikod para pumasok sa kubo nito. Sila Marma naman noon, pinili na munang magpahinga buhat sa napakalayo nilang paglalakbay. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, doon ipinakita ng tiyuhin niya ang isang lumang libreta na kinuha nito sa altar na kalimitan nilang pinagdadasalan. Naniniwala kasi si Estercacio na papaloob sa libretang yon ang karunungan na merong kaugnayan ukol sa krus na tangan ni Manoy Naldo. Sa halos 2 oras na pagbubuklat nito ng libreta, meron yung mga pamamaraang nadiskubre kung papaano palakasin ang tinatangan niyang krus. Ayon dito, para magamit ang kabuuang kapangyarihan nito, kinakailangan magsakripisyo ng 7 tao sa pamamagitan ng pag-ukit ng kanilang mga kaluluwa sa tinatangang kasuotan ng nagmamay-ari nito. Nakasaad din sa libretang yon ang mga kondisyong kinakailangan nilang matupad nang sa gayoy hindi masasayang ang buhay na kanilang iaalay kung sakali man. Nang marinig naman nila Jose ang tungkol doon, agad naman sila doong tumutol, gawa ng nasisiguro nila makakaya nilang talunin ang grupo ng mga tagnatis. Dagdag pa ng mga ito na hindi nila kinakailangang gumawa ng ganoong bagay sa kadahilan ng marami naman silang tinatangang abilidad na kayang tumalo sa mga ito. Pagkarinig naman ni Estercacio sa hinaing ni Jose, dahan-dahan naman itong tiniklop ang libreta sabay wika sa kanila ng, "Tama si Jose. Hindi natin kailangan magsakripisyo para lamang magapi ang mga nilalang ngayon. Tandaan ninyo, mga kabalyero tayo. Hindi tayo basta-bastang nasisindak sa bilang ng ating mga kalaban. Tutungo tayo sa digmaan ng buo at uuwi tayong magkakasama bit-bit ang mga walang buhay na katawan nila. Gagawin natin yon para sa tagumpay ng ating grupo." Pagkalahad naman ni Estercacio sa mga katagang yon, paisa-isa namang nagsigawan ang kanilang mga kasama pagpapakita ng kanilang tapang at pakikiisa sa digmaang pupuntahan nila. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, doon na nila inilabas
ang kanilang mga baluti at kasuotang gagamitin sa digmaan. Bawat isa sa mga gamit na yon, merong nakaukit na kulay pulang krus, pagpapakita ng simbolo ng mga kabalyero. Habang naghahanda ang kanilang grupo, inabisuhan naman siya ng tsuhin niya na huwag nang kumuha ng kahit na anong uri ng sandata. Dagdag pa nito na, sa pagkakataong yon, silang pito ang magiging pangunahing alagad ni Manoy Naldo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, mariin naman niya doong inilahad ang kanyang pagnanais na makiisa sa digmaan anuman ang mangyari. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang tsuhin niya habang inilalahad sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Ayon dito, sasama pa rin naman siya sa kanilang grupo. Yun nga lang, hindi na siya makikipaglaban sa pinakaunang hanay bagkus ang gagawin niya, magsasambit ng mga usal na magpapalakas sa kanila. Mariin ding inilahad sa kanya ng tsuhin niya, labis yung nagtitiwala sa mga ibinubulong sa kanya ng kanyang gabay. Matapos naman itong mailahad ang tungkol doon, binigyan siya nito ng isang punyal na merong pulang krus na hawakan. Pagkakuha naman doon ni Manoy Naldo, nasipat naman niya ang kagalakan ng tsuhin niya buhat sa mga narating niya. Maya-maya pa, umalis na rin yun sa kanyang harapan para ihanda ang kanilang mga dadalhin. Kinahapunan noong mismong araw na yon, nakahanda na nga ang mga sasakyan nilang mga kabayo. Habang pinagmamasdan naman ito ni Manoy Naldo, kitang-kita niya ang banderitas ng kanilang grupo na nakasabit sa bawat kabayo nilang sasakyan. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, hindi niya maipagkakaila ang nararamdaman niyang kisig buhat sa mga bagay na kanyang nakikita. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang araw na kanilang pinakahinihintay. Eksaktong hating gabi noon nang mag-umpisang umusad ang kanilang grupo. Sa pag-alis nila noon sa kanilang kuta, panay naman ang paghalinghinga ng mga kabayo nilang dala na siyang naging sanhi upang maramdaman ito ng mga nilalang na milya-milya ang layo sa kinaroroonan nila. Habang binabagtas nila noon ang daan, ramdam na ramdam nila Manoy Naldo ang pagkasindak ng mga nilalang na kanilang nadaraanan. Upang mas mapabilis din ang kanilang pag-usad, pinili nilang dumaan sa mga lugar na itinuturo ng mga kaibigang engkanto ni Ugdaw. Dahil dito, ang dapat na ilang araw sana nilang paglalakbay, nakuha nila yon sa loob ng 12 oras. Pagod na pagod man noon ang kanilang mga kabayo, hindi na muna nila yon ininda dahil ang mahalaga para sa kanila, marating ang bayan ng Bayugan. Para hindi naman sila pagkumpula ng maraming tao, iniutos ng tsuhin niya kay Ugdaw na ikubli ang kanilang tunay na kaanyuan sa mga mata nito. Pagkarinig naman ni Ugdaw sa utos nito, taimtim naman yung nag-usal habang dahan-dahang tinatawag ang kanyang mga kaibigan mula sa kanyang isipan. Hindi naglaon, meron na silang masipat na maraming laman lupang umaahon na siya namang nagtutulong-tulong para maitago ang kanilang mga anyo. Sa isang iglap, nasipat na lamang nila ang kanilang mga sarili na merong kasuotang maihahalin tulad mo sa mga magsasaka. Naging mga kalabaw na din ang kanilang mga dalang kabayo at ang tanga naman nilang mga armas naging mga patpat depende sa haba ng mga ito. Matapos naman nilang makapagbalat kayo, dahan-dahan na nilang sinuyod ang bayan hanggang sa marating na nila ang dulo nito. Habang binabagtas naman nila noon ang daan, muli na naman nilang nakasalubong ang iilan sa mga pangkat ng aswang na naninirahan sa lugar na yon. Bagaman gigil na gigil sila Manoy Naldo na paslangin ang mga ito, pilit nilang pinigilan ang kanilang mga sarili alang-alang sa napagkasunduan nilang plano. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na ang una at huling paglalaban ng mga kabalyero kontra sa lahi ng mga tagnatis.
Okay. Grabe, sino dito naangasan kay Ugdaw? Sino rito? Ako angas na angas ako kay Ugdaw. Parang dito sa grupo nila Manoy Naldo, maliban sa kanya na ginagawa na bilang isang pinuno o itinalaga na ng tsuhi niya bilang isang pinuno, eh sobra ako naaangasan kay Ugdaw. Ang dami niyang kayang gawin. Diba? Sayang lang, no? Kasi siguro kung may ibang kwento tungkol kay Ugdaw, mas okay eh. Pero, syempre, hindi na natin panghihimasukan yon. Nakaikot yung kwento natin kay Manoy Naldo tsaka doon sa nakaraan niyang buhay. Pero ito na. Episode 7 tsaka finale natin. Tsak na kapanapanabik na bakbakan to. Pahintayin na lang ako. Isusunod ko kagad yon. Salamat.